sa Barreta, Enod sa Gabos. Per KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, mga tugang, alas 7:44. An oras hatod sa Indukal, Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Yes, good morning Pilipinas, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Welcome po sa programa niya tong ang hapot, tingdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Webes Fetsa 4 na po kan Abril. Mahaga daw kita ki first hand account, mga tugang na detalye. Kanangyaring linog duman sa Taiwan, yaon po duman sa Taiwan mismo, ang sa tuyang amigong doktor, ha? Dahil ko aram kung nag-ano ini duman, abo ko siyang pagdudahan. Abo ko siyang pagdudahan. Good morning, paning Chris, Marinaga, saan pa nag-exact location mo dyan sa Taiwan? Yes, pare. Good morning, Tabe. As in, sa gabos na listeners po, kansay mong programa. Aha. Po. Yeah, opo. Morning here. Opo. Yes, saan po niya ang exact location mo, pare? Yes, ang exact location po, yaw na ko digdi sa Cham Cham Hotel sa New Taipei City, which is approximately 100 kilometers from Hulien. Ayun. Which is the epicenter of the earthquake yesterday. Okay. So, talagang matikmi talaga eh. Kung, actually, ang reported is digdi sa local is 7.5. Opo. Pero ang nagluluwas sa international news is 7.4. Pero okay. Either 7.4 or 7.5 yan, makusog talaga pa di na matian ko. Okay. Okay. Ika ang distansya mo almost 100 kilometers from the epicenter. Kamusta sa experience mo dyan pa di kasubanggi, kasuapon? Very scary pa di. Sabi ko nga ni, I've got another big scare of my life. Ano? Kang nag-struck so earthquake, taramtaman baga, unexpected yan. Day taman yan, it's unpredictable. Ano? Yes, yes. Nagkakaligo, so okay ito pa di. Around mga 7.50, ta sabi ko ang call time is 9 a.m. Opo. So sabi ko, naglamaw-lamaw man kita. Nainot na naging mata, so ano ko, so sukaiba ko. Uh-huh. So nag-inot siyang magkarigos, na sabi niya, o sige ngayon dokta, halatong taka na lang ngayon sa breakfast lounge. Uh-huh. So sabi ko, sige, tamasunod naman ako, tamakarigos ako. Uh-huh. So naglog ako sa banyo around mga 7.55 kayto. So nagsashower ako kayto pa din. Uh-huh. Pangyari, ano? Kabiglang mamatian ko, paghula ko, nalibong sana ako, takulang pa ako sa turog. Uh-huh. Jet lag. Uh-huh. Pero kang ano, bigla siyang ano eh, gradual so iro niya, so shaking. Ang shake niya from left to right, tapos may diit na upward downward motion. So ayaw. Talagang gari kabaliggang na piglulugo. Tapos ang intensity niya, ano siya eh, diit lang around mga siguro 3 to 5 seconds na nagluya. Then biglang nagpick. Itong pagpick na ito, mati ko talaga palita. Napatumba nga ni ako. Natumba ka sa kusog talaga. Napatumba ako pali sa kusog. Okay. Tapos tumama nga ni ining bitis ko sa ata. Pero tolerable man ba ko na masyad eh, kuman ganong pigmate. So ito pagkatumba ko, talagang nagkamang ako. Talagang na-apply ito so pig-apult ang duck cover and all. Pero may saro pang ano duman pali. Kung ang pigtuturo sa tuya, duck cover and hold, may dapat na idagdag kita. Ano? Duck cover and hold and look around, look up. Iyo, ano? Okay. Minsan kung duman sa pinangyari kang lino na yaw ka at bako gaanong secured ang area, you have to move. Uh-huh. Pero day ka dapat magtindog, you have to move slowly. Uh-huh. Either so squat walk na pigaapot. Uh-huh. Or kung literally magkamang ka, pwede. Okay. So, ito ang ginibo ko pa di. Kapag look around ko, tayaw na ko sa banyo, glass ito. Yeah. So yeah. Sabi ko rin, pag napasay ni, but at that time, medyo pa di, maski anong gaanong ano, aram mo man nagtuturo kita kay safety and health, mga araw kan,
Pero pag ikangyaon sa situation, talagang somehow, human instinct, mapanik ka, mapanik ka. Pero makuso, grabing panik. Iyo, oh, okay. Nakapangadji ako pa rin. Sabi ko, Lord, kung iyo na talaga ini, bahala ka na sa kuya. Bahala ka na sa pamilya ko. So nagluwas ako pa dito, tapigiling ko, tanda ko lang man ang bintana kang ano, hotel. Pag napasa ito, ang naglaog sa isip ko, kung matumbay ni left, right, front, back, ang pinaka-stable mong position is sa tahaw. Yeah. Tapos sabi ko, kung may rescuer in eh, at least, makukuha ka. Tapos naghanap ako poste, nagluwas ako sa ali pa rin. Sa ali kayo itong ano, nasa 14th floor ako. 14th floor? Alangkaw na parte. 14th floor pa rin. Kaya medyo matik ko talaga sa labyo. Okay. So kung pagluwas ko duman sa ali pa rin, talagang duman ako, nag-cover and hold, nag-squat na sana ako. Intenso, a few... a few feet away, siguro mga 10 feet ito, naulog so ceiling. Buminok ka, tapos nahulog so ceiling. Bakuman, kisame? Nagbukas. Buminok ka so kisame. Kami may na-misalign kayo duman na pipe or something. Ta nagbulo so tubig. Clear water man. Okay. Sabi ko, makusto kong talaga pa rin. So, it's not only me, bako lang ako ang yaon duman sa ali. Halos gabos duman sa... Halos ang kadaklan. Nagluwas man, tawara ka ng time na makapag... Ano sa fire escape eh. Yes. That is a dead end. Yes, kung magano. Dead end. The elevator were shut down. Communications were shut down initially. So talagang kumbaga sa ano, yaon ka sa sabi mong helpless situation. Wherein talagang... So, quickness of mind itong pag-decision mo. Kung paano mo pupwestuhan sa diri mo kung sakaling matumbay itong building. So, nakailera kami duman halos. Then, nadangog ko pa din sa rooms, nagkasururayawan ng mga tao. Grabe, ano? Nagkasururayawan in different languages. Dahil ko na ma-determine kung ano ito. Grabe talaga eh. Talagang nagsishake talaga pa din. Piglalabyo kami. Pero minutes po ito pa rin na namatian nindo na makusog na pagyugo-yugo? Sa estimate ko pa di, from the time na nagyugo, mga 1 minuto man. Approximately. Usually ba ka, ang earthquake, ang bell curve na pigapod. Gusto nang sabihin, gradual. Tapos pag-abot sa taas, date lang, biglang mababa man. Descende itong bell curve. Pero itong nangyaring earthquake dikte, nag-rise man siya, nag-bell curve. Pero pag-abot sa tahaw, may plateau na tiga-apod, na sustain, suiro. Okay. Iyo ito, makatakot pa din. Duman kang mapapasuriyaw. Na nag-hope ka baga na mapundo lang. Nasanay baga kita dyan sa ikon lang mga segundo, 10 seconds lang. Araw ka lang. Pero ligligaro ka talaga baligang. Itong sustain niyang shaking, duman talagang makatakot pa din. Iyo ano. Okay. Now, ipipiyong muna sana ang mata mo. Grabe. Sa initial report na... So initial report pa din na nag-comedy, ang gadandaa is 8 tapos more than 800 more or less ang injured. Kumusta po ang ekspando dyan? May 8 gadan, tapos more than 800. Digdi sa district, sa New Taipei, nag-inspect right after kay mga infrastructure for itong viability na pigapod, for stability. Tama rin nga ni ining hotel na naistaran ni, is stable man, darakula ang poste. Tadigli pa di sa Taiwan, arugan ka, nakula pa di ang poste. Darakula. Sabi ninda, ang earthquake digdi common, kaya most of the buildings is big construct ninda na somehow earthquake broke. Taipei 101 baga. Design para sa earthquake broke ito. Okay. Yes, design para sa earthquake. Pero sabi ng mga local dikte, although earthquake is common here, that earthquake that occurred yesterday was so far the strongest after 25 years. Iyo talaga. Iyong bareta. Kagkang may namatihan nila. Iyong bareta. Sabihin po, ang big construction yan, now pa lang, ang pagigibo nila, earthquake ready. Ano pa rin? Iyo pa rin. Tapos, syempre, for security purposes, dahil muna naglalaog. So,
mga tao, especially sa mga nag-opisina sa high-rise building, siyempre, shutdown ng elevator. Iyo. And they have to inspect kung may mga cracks. Iyo. Kaya ang gabusalos na tao, digdi, kangagihan mi, yaon sa tinampo. Okay. Pero makasakas ang responde pa di kang ano, iyo, kang bumbero, ambulansya, anong madadangog mo siya, mahiling mo, yaon natulos sa streets. Opo. Sabi mo pa di kasi bago, naglinog, nagkakarigos ka na sa banyo ka. Di ba? Paano ang immediate na depensa mo ka ito ka? Nagkamang ka? At ang padiuni ang kagayunan na pasintabi. Maray nga ni. Oo. At ang padiuni ang ano. Ito na pade. Pag nagkakarigos kita, na kitang bado, di ba? Totoo yan pade. Paano ito? Sige na. Paano ito? Uni pade. Maray nga ni. Pag nagkakarigos ako, nakaready na ang andis ko pade. Ang brief ko. Oo, okay. So duman sa banyo, kung nagkakarigos ako, marita naglog ito sa isip ko. Mas magagrab ko sa tawel, pero sabi ko, pag sa kasibutan ka ini, baka maulpusubog ko, mas makasupo. Kaya maski dumog-dumog ako pa rin, sinuklog ko sa brief ko, nakakamang, nakakrol ako papa, luwas okay. kang ano. Okay. Sabi ko, worry later. Pakailing ko, sabi ko, saka na kainin supog-supog. Ang importante digdi, i-secure ko ang buhay ko. Iyo. O mala pa dito, baka umasan ako sa araw kay itong sitwasyon. Ta, iyo. Digdi, halos ang nagpupo ng mga business, 8 or 9, mga araw kaan. Kaya, so halos ng mga tao at that time, iyaon sa itong kagigimata pa lang, makarigos pa lang. Eh, baka lang ako sa araw kay itong itsura ka duman sa aisle. Duman sa aisle? Anong itsura mo duman? Pagkatapos kang shake pa di kayo, medyo nagkalma na, nagduck cover and hold ako. Pero bako na so payo ko ang pick-duck cover and hold ko. Gusto sabihin mo, nakaabot ka sa ali, nakabrief ka? Ha? Gusto sabihin mo, nakaabot ka sa ali, nakan hotel, nakabrief ka? Ano pa di? Alam ka? So ali kang 14th floor, ta? Sa dipman sana ito ba di baga? Iyo. Pagbukas mo kang pinto, ali na yan. Then marani ako sa elevator. Halos ang distansya, duwang pintuan, elevator na. Pero shutdown yan eh, di ba? Stay away from elevator duman. Yan. Dakol ka mong tao duman na iba-iba ang sitwasyon. Iyo pa din. Iba-iba ang sitwasyon ko nga kung ito may nagsusuriyaw, may nagaparanik na. Pero pagkatas ako pa din, kang medyo nagkalma, tinandaan ko sa kwarto na... ni Pilipino ang boses. Nagtupok ako duman pwede. Sabi ko, sabi ko ito, sabi niya, Diyos ko, sabi niya, ang lakas, sabi ko, pigtandaan ko ito, sabi ko, ay, uni palang digdi, sabi ko, sa room 1417, halos duwang room sana. Pagkatapos ko ito, tinuktok ko, maringan eh, pwede, pagbukas kang pinto, so, kairibangan mi pa man, kagrupo mi, kagrupo mi sa nagdigdi, sabi ko, pwede po bang makahiram ng tawel? Sabi, sige kaya, dok. Pasok ka kaya muna dito. Ano ito, pwede? Babae na laki? Lalaki pa din, lalaki. Okay. Tapos uli pa din, after kayo itong pakalaog ako sa kwarto, di nag-irestoryahan na kami. Okay. Nag-aftershocks na. Na almost mga 5 to 10 minutes ang distansya. Nako, okay. Kaya ako pa din nagapunsay mo patayaong ka dyan sa lugar na. Tagusto kong mahagad ang ano ang gari learning experience mo dyan na pwedeng maihira sa nagdadangog mo niyan. Takita baga sa Albay Ligas, sa Pilipinas, padagos ba kita naghahanda sa earthquake, di ba? May mga earthquake drill kita. Padagos kitang naghahanda. Iba sa drill, kumpara talaga sa account na na-experiencehan mo dyan, di ba? Ika, nag-director ka para sa occupational safety, etc., etc. Anong gari learnings na pwede mong ihira sa mga tao na pag-abot kang actual na linog, talagang, ano talaga ang dapat, o sabi mo nga, ni, pwede na magpanik ka talaga, maski may expertise ka dyan. Anong pwede mong ikahiras tabi sa nagdadangungon yan sa tutuya? Lalo na, ining panagos na mga nagpa-participate sa earthquake drill tabi. Tiyo, ang inot-inot pa di, ang ano talaga, presence of mind. Presence of mind yan. Focus as much as possible, don't panic. Yeah. Kapag nagpanik ka, matidistort ang pag-iisip mo eh. Tapos always be ready pa di. Taday mo aram ang sitwasyon, araw kayo ni sabi tangani, this is a natural occurrence which is unpredictable. Yes. Tapos sa mga nag-earthquake drill, seryosohon kunta na talaga. Oh, but you'll never know when it happened. Oh. Ano po?
Tapos sa mga nagta-travel, sarap ang learning ko pa di. Always be ready ang maleta mo. Bako man sa pag-ano pa di. Ako, pag nagta-travel ako, itong tipong handa gabos eh, itong sarong birit-bitan, sabi ko nga ni, napakinabangan ko man sa pagka-opo ko. Ako may pagka-ano ako eh, obsessive-compulsive sa pag-abot sa pagiging organized. Itong tipo nga ni, sabi nga ni Macy's eh, ang bado ko pa di, day mo aram kung nasa ulog ko na o bagong laba. Organized. Eh, talagang nakaset yan eh. Talagang in one place yan, intact sumalita, na tipong sasaradoan mo na dyan. Itong always be ready. Ta nag-prepare man kami ka ito pa di eh. Ta sabi niya, mag-ready kita sakaling bako good for occupancy ang hotel, we might transfer. So maaaro ka ito bagong sitwasyon. Na talagang itong alertness, i-maintain mo so alertness mo at all times. Tapos itong presence of mind and focus. Tapos data pagbasang-basangon pag nag-earthquake drill kita. Sabi ta data yan aram, sabi ko nga ni, ako nga ni, nagtuturo na pero pag abot sa actual na situation, mapanik ka. Learn everything kumbaga sa ano in isa puso, isa isip. So pagtuturo ka mga instructor ta. Dako lang tabang po ito eh. Ta sabi ta nga ni pwede tang mapakinabangan yan. When the time comes na nadaitaram talaga kung nori niyan. It's about survivability kita digdi. It's how you survive. So kaya nga ni kita medyo resilient kita sa bagyo. Pero ining earthquake, ano hon taman? Ining earthquake. Ibang earthquake pa di? Mas makatakot ta day kang dadalaganan. Ano ang pwedeng gibuhon habang naglilinog? Kay pon ba talagang dumalagang katulos o halaton mo una na magponda linog base po sa experience mo pa din? Depende pa din. Sabi ko nga ni eh, ang pigtuturo tabaga is duck cover and hold. Pero based sa experience at duman sa pigapuntang practicality, may dapat kitang idagdag, which is itong look up or look around you. Na kung duman sa pinagdakingan mo, is bako stable or may possibility may maghulog. May mahulog, correct. You have to move. Have to move. Pero itong move, kaya ka nga ni Malo, isa-survey mo kung saan ka masirong. Yes. Isa-safety mo ang sadiri mo. Aram mo sa duckwalk pa din. Apo. Eh, yung ginimo ko. Maski baga medyo duro na kula na kita, sabi ko, relater, kung magkulog man ang balakang ko or whatsoever. The moment you stand, tapos mag-shake, pwede kang matumba at magka-acquire ka ng further injury. Ta talagang ma-off balance ka pa di. Maski anong kusog mo, anong tibay mo, pag inabutan ka, kiaro ka itong kakusog na linog, matutumba kapag tuminindog ka. Ikatumba ka, natumba ka? Kamaglikan itong kusog na ito? Napatumba ako pa di. Ta, inot na inot, dumog. So, bako stable na itong tapos so shaking. So shaking. Talagang, tapos sabi ko nga niya, masasandalan ko, glass. Ta may divider itong banyo between comfort room and bathroom, which is glass. Sabi ko, talagang you have to get out of that. Kapag napasa ito, maging bubog, di ka, sitting na ka duman, di ka makakaluwas na mabubog ka. Have to move out. So first talagang, you have to analyze your situation during the earthquake. If you are in a stable position, if you are not in a stable position, you better move out slowly, then look, then move, then look, then move, then look. Makahanap ka isarong location, which is and ang sarong papade, whenever you're in an area, sabi tangani, whenever you're in a new area, the first thing that you should identify is sa inang exit. Kaya yung pigaralag sa pintuan diba? This is where you are, iniso exit. Yan ang iilingon tapade for safety reasons. Importante yan. Okay. Yes. Kumusta pa di ang kuryente? Nawalan ka mong kuryente kan maglinog na ito? Kasi siyempre, kung manangyari siya. Yes, sandali lang. In some parts of Taiwan, nagkaigwa ng shutdown, kay kuryente. Arabtik-tik po sa New Taipei City, pansamantalang ang transportation na napundo. Tapos itong MRT, reported ikaw ang duwang posting nag-crack. Actually, panigang nag-move out na kami digdi,
sabi pa nga ni Tess Umas Goon, naagian mi sa mga engineers digde, sa mga taga-pamayo kang MRT o sa staff kang MRT, nakakordon itong duwang poste. Nakakordon sa duwang poste. Ito, pag-inspect ninda duman sa may reported na cracks. Pero sa ngunyan, after ngunyan, ano na eh, gari resume naman, medyo atap pa palita, I'll take you to the streets of the heart of Taipei. Kung mapapansin mo, ayan, di ito ang pantawo. It's already 8 o'clock. Yes. Di ko alam kung pansamantalang nag-ano siya eh. Malinigon pang tinampo. Deng tawo. Deng pang tawo. Yan pade. Yan ang piganuhan ko. Alam tawo nung pala ng hotel din. Alam tawo pare. Yan. Napapalibutan kita kay mga high-rise building degree. Grabe. Pero sa eryang yan, dahil ko yan damage sa building. Ano? Dahil damage sa building. Okay. Kumusta pa din sukas-kas kang response kan mga sa disaster officials diyan sa observation mo? Makaskas pa din. Once na nag-stabilize na so ano, so apodigdi. So sulay na tawag. Madadangog muna ang siren sa streets. Based naman sa location ko, talagang dangog mo eh. At madudungawan mo sa bintana na nag-iriro na so fire, tapos so ambulance, itong medical. Ta siguro may mga talagang may mga reported na igwang injuries or mga nag-collapse na establishments or mga infra na kinakaipon nindang i-check. Iyak. Okay. Salamat pa rin sa oras mo ha. Last na lang, ano ang gusto mo pang i-dagdag na information sa mga nagdadangog-tangon yan sa kaso din araw ka ining emerhensya? Always be alert. An earthquake baga, dahil naman aram ko na rin ma-strike, di ba? Dahil na-predict yan eh. Oo, totoo pa rin. Opo. Always be alert and prepared. Sabi ta nga ni eh, dapat yaon talaga sa mind mo, naka-mindset na sa imo sa safety. Tapos yan pa sa rungani, itong sa location, kung nasa inkang establishmento, aramon mo kung sa'yo ng nearest na exit. Bakit sa'yo ka? Sa aeroplano ba ka? May mga safety, ano kita, orientation. Sa mga beginning, mga convention sa buildings. Kumbaga sa ano eh, dangubuning maray at sa buton ang mga safety tips. Tama-apply mo yan pag-abot. And day mo aram kung noarin. Kaya kinakay po yan, mag-prepare. Garo man sa nabag na pali season of plant, you have to prepare yourself. Always be alert. Correct. Pade, salamat ha. Ingat diyan per may tabi. Lore, nambalik nindo. Sabadong banggi tabi, pade. Okay. So, anyway. Ingat diyan per may pade. Then, super enjoy. Enjoy the plan. Enjoy the... Yes, pade. This is Doc Chris reporting live from the heart of Taiwan. The new Taipei City. Signing off. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, pare. Alright. Bye-bye. Thank you so much, mga tugang Dr. Chris Gyanan. Ayan, inapudan ko ta. Yaon siya dumangkan maglinog kasuhapon. Nagkoso atensyon ko ta. Ano ini? Kasubago sa news mi, walo sunagadan. Mga 800 databi, so more or less. So, kwan. Pero, ang sarong observation duman, base kay Dr. Chris Gyanan. Tapos si Dr. Chris po, instructor ini sa kwan. Occupational safety and health, ano, akreditado siya, mga tugang ka ito kang Department of Labor and Employment. Inda ko lang niyan kung kumusta ang sitwasyon ang kanya. Pero akreditado po yan, ano yan, tabi, ay sandali lang. Okay. Sandali lang ha, may... Okay po, madali lang ha, Friday. Madali lang. Taramay na si Boyne, dahil na magdumang kay Ma'am Gina na lang tabi. May kwan kaya, may recording ako eh. Okay. Okay. Sige. Anyway, sige tabi. Alright, sige. Okay po. Okay, sandali lang ha. Tapos yung bagong kulang init na bata, may recording kaya. Alright, sige po. Alright. So yan tabi, mga tugang ang ano yan, ang sitwasyon. Sabi nga ni Dr. Gis, being an instructor, tabi, can safety, etc. Di mo talaga maiwasan na pag-arugat ang sitwasyon, mapanika, no?
bilang tao talagang mapanik ka. Kaya pigagad ko sa iyang mga insights may kinaraman digdita. Kita baga sa Pilipinas, sige ansa sa tuya mga tugang na earthquake drill, di ba? May pag may earthquake may sulo yan. Kadak lang kani ko kay sulo eh. Earthquake drill. Dep pagkita nakaka-experience sa digdi sa lalo na sa ano sana dai, dai po yan at may pigandaan baga. Sabi ka sabi na the big one diyan sa Manila or maginig din sa may Bicol region ang pinaka ansaro sa mga makusugat ng lidong na na-experience siya. So nung taon daw ito nagguminaba sa Ruby Tower duman sa Manila buda so sa Baguio City baga gara mga 90s ito arog ka yan pero ano yan mas pagayon na experience na pwedeng ihiras mga tugang ansiring na bagay. Imagine, nagkakarigos siya, natumba, napatumba siya, tapos, siyempre, pag nagkarigos, kaday kang bado. Nakadalagan siya sa alik ang hotel, nakabrip. Di ba? Oh, yan ang kwan, medyo, garo, ano yan, malilingawan mo, tabi, ang sitwasyon. Okay, o di, sige, mga tugang alas 8:11, ang oras po sa Pilipinas. Sa DCGB, sa inyong programang Anhapot. Ang mga helang kang atay, arog po kang cirrhosis, fatty liver disease, alcoholic hepatitis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom ni alak, pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka bumagbabago, as in tanganing magmang atay, kay po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liberate Silimarin Capsule para sa load as in protection kang atay. Ini po may Silimarin Halis Herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag gani. May bisyo man o wara, mahilig uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga butika nationwide. Sige, sa pagbabalik ang report ni Jimmy na salita, babalikan ta mga tugang ang isyo dyan po sa 3rd District Canal Bay. May kinaraman sa mga covered court na day nagkatarapos. Ikinainit kampayo ni Congressman Didi Cabredo kan magbisita sa lugar na yan. Kalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. Ang baretang ini, hatod sa indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pagbibili ng gamot, para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkan hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan pa yoko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Daming gusto ako mawasak. Bakit inom? Nagtutulong sa pagwala. Mag-Redor's Beer. Ang bilib sa sarili huwag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Huwag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak, sa pangarap, huwag ipark. Huwag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ang tama. Huwag wasak. Tayo-tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, pinito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ang swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Unibaga padi? Nakagat ki ayam si Nunoy? Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi! Dapat na magpabakuna. Kun makagat, umakamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi imaagapan ki tamang pagpapabakuna. Iyon ang gad padi. Kaya maduman kami sa Ravax
Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang protection laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas limang taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang same ng clinic. Bukas, Lunes, Sundo, Sabado, buon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center, makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Green Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Houshan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa! Tinolang matabang kulang! Dagdagan ng Or Chicken Cubes! One cube lang! May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Nor! Sarap! Nang tinola na ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Mayong tusok-tusok! Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Farexcited ang mga kamot. Farexcited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang kinhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Kinhawa sa ubo at hika. Mag-aandalhin, madaling inumin. Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hindi sa tercer distrito maumaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara sira teacher o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. K 2D Kito Ko Christopher Ko. K 2D Christopher Ko. Serbisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Asin kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wara sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asin programa sa mga albayano. Kung pa ka ito, subukta na servisyon ko, ang idol ko sa segundo distrito. Kito ko! Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doc. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan! Alagang Unilab yan! Alagang Unilab yan! Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos!
Diretso sa pinagpupunan kan kulugkan hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan if aragad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, Uragon! Sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte. Mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light, may Cali sa malapit, bubbly ka na, Cali, Cali, pop up, Bobby Cali. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! Lima at 10 piso! Daming pa-premyo! Lamang ang panalo sa Hinebra! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Hinebra Ensenalo 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Hinebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo. At i-redeem sa Redemption Store. Lamang! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024 per DOH at PSFRR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum, yum. Yum, yum. Walk or play? Yum, yum. Yum, yum. Chicken or treat? Yum, yum. Yum, yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum, yum kesa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum-yum talaga! Yum-yum! Ang choice ng barkada ko! Camille Pratsyambaw po! Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for Kids! Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids! Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids! Tampatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan ta at Tamanunta. Programang magtataonin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Webes, alas 11, sagot alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan ta at Tamanunta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok, naklarado ng papatok na siyang gustong gustong lutuin ang ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Ang shoshoma is the best,
at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamathadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best. Sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs nakita, nakabarato ka na, makita ka pa. Some energy drinks promise power, but are more like this. What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. New Predator Energy Drink. Now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. Hello, Kajims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat. Jim's Coffee Mix na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At itong kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Anhapot. Ano nga niyang hapot na an? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuuma. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Alas 8.25 na po. Ano? Sarok palanduman sa naobserbaran ni Dr. Chris Gianan, mga tugang sa Taiwan, kan maglinog ka suhapon. So tubig na sa pool, swimming pool, nagkaurula. Nagkaurula, imagine yugyugon ka kiaro ka ito kakusog. Kaya naobserbaran niya, so tubig sa swimming pool, mga tugang, nagkaurula. Bata naman baga sa mga lugar, mga swimming pool ka, nasa, ano yan, may iba, nasa top floor, ha? Ano ba nasa ibang halangkaw na party kan hotel, ha? Imagine nasa ano yan, nasa halangkaw ka na party, kang yugyugon ka. Pero being a lecturer, mga tugang ka na occupational safety, kasi ni Bapa, magayon itong experience ng Dr. Christiana, something na pwedeng ma-share sa sayang pagbalik. Kasi yung mga lectures hindi po sa siyudad ni Legazpi, as in sa probinsya ka nalba. Sige pa de, Dr. Chris, ingat dyan permiya. Tabi sa Taiwan, nasa ano yan, New Taipei, palansin na. Tabi sa mga oras. Alright, sige! Balikan ta mga tugang ang isyo, tabi sa mga proyektong din nagkatarapos dyan sa 3rd District Canal Bay. Tapi pabalikan kung unya na aga, kay Joshua Bino, mga tugang sa opisina kan kontraktor na nami-mention duman sa proyektong ito. Ha? Pero bago yan, aramon tamo ng dagdag ni report, hali dyan sa luwas, kay Ban sa tuyang Chief Reporter, Jimmy Nasalita. Hello Jim, good morning Jim. Yes, Bibi, party kan follow-up, naghuro na. Sinda Congressman Fernando Didi Cabredo, asin District Engineer Cornelio Relati, bukan DPW Third Engineering District. May kinaraman sa ikinabaldi kan Congressman na mga covered court na dahi tinarapos kan mga kontraktor. Dahi ko lang nahinirib kon ano resulta kan huron kan duwa. Anyway, may demanda si District Engineer Relatibong Apo Danta, Bibi. May yaw na sa imaw? Yeah, yaw na iling ko na. Pag-text ko na eh. So, covered court sa dil... Jimmy, madali lang. Tain na po lang ko si Kong Didi, ha? Madali lang. Opo. Hello, Kong Didi. Good morning, Tabi. Yes, good morning, BP. Good morning. Opo. Ano po? Iwaragan ka pa ngunyan? Ay, medyo na ulunyan ako. Okay. Karamansa na po ito. Anyway, nag-apunto akong bigla sa imo ngunyan. Tapos sabi ni Jimmy, gari nagkahuro na kamo ni District Engineer Cornelio Relativo tungkol duman sa concerns kan mga kanduan na na-discover mo na unfinished covered court. Ano po kung di na napag-urunan nindo? Iyo, sabi ko sa iya, DE, pakiriparo niya ako. Mga covered courts, lalong-lalo na iya ako. So naabutan ko duman sa gumabaw. Apo. Nasa kuya niya ako ito, eskwilahan, may mga talot, may mga nag-uldot na kabilya. Yeah. Napipiligin mo niya ako ang mga aki. Bata ang mga aki, mga elementary. Oo. Mga makakaw talaga yan. Yes, yes, yes. Oo.
So sabi ko, hilingan mo niya ako, hindi eh, gusto ko niya ako, puudan mo katulos iyan. Kung di na niya ako kuya ng contractor, dahil mag-actual, mag-aktibar, i-take over mo niya ako ang project. Opo. Opo. Dahil niya ako ang pagpakubrahon, ilingon niya ako nindo rin maray. Oo. Ta, medyo niya ako, bako magayon niya sa publiko. Iyo baga. But actually, Congressman, magayon su design kang covered court na nailing ko eh. Duman sa video ni Jimmy. Magayon su design. Ang bago na ang design na pigpa question ko sa inda. Opo. Gusto ko niya ako sunak ka kuya na concrete gutter. Ayan, okay. Basis sa kuyang experience, kakaluyan. Iyo po. Ang mga covered courts pag nagbagyo. Iyo na, manandan ano? Nakukuya na ulbat ang kuyan. Natitiplok ang atop. Oo, tapos dome type tabi ang style mi na. Iyo, nailing ko manangan ito. Nailing ko, okay. Ano na po ang rason ng tabi kung nata nag-delay ito o binaya? Sorry sa term ha, pero gano'y nang tamang appropriate term. Tayo nabutan ba ganyan? Doon mga nagtatrabaho. Nata, binaya ang contractor ito? Ako ganda na eh. Ang sabi ko kay district engineer, ang dapat panagutun mo dyan, so project engineer. Oh, yan. Correct. Oho. Ang project engineer, iyo yan ang may subordination. Correct. Oho. Ang dapat gani ka yan, ang proyekto habang ongoing, ikusin na ning tao dyan. Yan. Monitoring. Project monitoring. Yan. Oho. Ikong tao, ang DPWH na nagmo-monitor ng mga proyekto na yan. Oo, oo. Na kung ano talaga ang pigagibo, kung ano ang pigakag ng mga halo, ang simento, kung ano. So, kung naayon talaga sa specification kang proyekto. Opo. Okay. Ano? So, Kuya Tabi, gusto ko ani kuswa ko na naidangog ko sa programa. Ipigapunan ko. Oo. Nagkita ko naman si Engineer Richard Muhit. Sa planning. Sa planning ito, di ba? Oo. Inapunan ko sa planning, ta, baka niya ako wala sa plano, sa program. Bago niya ako, sasabi sa kang maestra, haloy na daa. Iyo. Halik November pa daa. Bago niya ako, tapos din eh. Iyo po. Oo. Bago niya ako, di kasabay sa program. Oo. Dito na ako, 5 million. Gabos niya ako mga covered courts. Araw ka, di ba eh. Dapat yan eh, guwapa. Ang iba nga na eh, guwang stage. Yes. Iyo ho. So ano pang nangyari kung talagang... Pinapunan ko sa planning. Iyo sa planning po. Service. Sa planning chip. Pero tama ka so, po naman. Hindi ko nabigla man sa kuya. Dahil ko nasimbag ka tulos. Kaya, nagit ako. Iyo man talaga. Pag-labing kainitan ko talaga. Mm-hmm. So kung ikaw tabi-bipian niya on duman. Ay, sus ko. Magsala. Mahaling mo. Isus ko talaga, ma. Bata may initon so... May initon so panahon. Sabi ba ni Jimmy, di lampasan mong yung heat index. Okay. So ano na po ang kausa? Ano ito? Nakakobra ng kontraktor, nabayadan na. What? Anong kausa kang delay po, tabi, ta? Dahil ang nagtrabaho duman? Di ko alam. Dahil niya sina... Dahil ninda na kukua? Kung anong rason tabi ko? Dahil pa, dahil ang sa kuya, dahil akong labot ka yan. Iyo. Ang gusto ko, may panagusok proyekto. Yes. Oho. Dahil akong kuya, dahil akong ano pa, mga sala, ano, lingawan ta na ito. Basta tapuso ng proyekto. Tapuso ng proyekto. Puna na yan. Oho. Okay. Ang nakaram ako, iguana nagtatrabaho. Iyo po. So ano po, kung expected ito ng unyan na may trabaho na, baka may nagduma na lamang, whatever, tabi. Anong feedback? May feedback na po sa imo? So, sa Del Rosario, kuyan sabi, may kagawad na nagmarites na sa kuya. Ano na ah? Kung iguana na yung nagtatrabaho, salamat. Ay, very sabi good. Ko, very good. Oho. Padaray doon niya ako ang retrato para maniwala ako. Oho. Pinicturan, may tao na akong nailing sa itaas kang bubong. Ay, very good. So duman kung sa Del Rosario, ang kulang daman sa bubong, tamaray ba kasi may flooring na baga ito, di ba? May flooring na. So sa gabawa, gumabaw, ang kulang sa flooring. Ay, flooring, oo. Ang dagito na ko, pwede mang kuta itong
halimbawa, day pa natapos sa Florig, ta, may calendar days mang daya yan. Correct, correct. May calendar schedule man yan na project na yan. Oo, oo. Okay. So, kung halimbawa, within schedule pa man, pero nata, na may mga kalot, may mga naguuldot na mga kabilya, na ipipiligro ta ang buhay kan mga yes. Akin. Dapat ko ta, binayaan lamang ito. So, para may safety nets lamang sa mga tawong maduro man sa covered core. May bubong na baga ito, kung pwede na pagkawat-kawatan ito, kung pinanta ito, di pwede na ko ta ito muna, di ba? Eh, yun talaga. Nangitom talaga ako. Bata pugion sa picture mo duman sa kusukan mo susay mo tarpulin. Oo, kaya sinabi ko pa kay kay DE. Nag-report man niya ako sa ko si Mayor Joren Arcangel. Oo. Iguama na duwa pang covered court ang day pa natatapos-tapos duman sa salbatan. Mobilyar. Parehong niya ko DE pakiilin ka yan. Gusto ko niya ako mapu na niya ang katulos. Parehong concern tabi ikong, parehong concern sa covered court, ano? Pareho ka nandiyan sa UAS ang sitwasyon ni Mayor Jurem. Araw man kayaan. Ay ko pa nga naduduman. May problema. May problema talaga. Ano daw, susko? Dapat mananggal sa project engineer o sa monitoring, sa construction, mapagpaliwanag kayo ni? Na paano yan? Oo, kasi sinda ang nagbubantay dapat kayaan. Ya, patyahon nga ni Sinda kaya, tigbubantayan hindi yan. Iya. Takong 5 million siya per covered court. Gari. Gari, imposible yun na maabusan ang kipundo. Di ba? Huwag ko man masyado na kumauno. Ay, matigong pundo tabi yan. Ta nasa general appropriations. Iyan. Actually, yan nga pighapot ko kasuhapon. Takong nasa gaa iyan, pwedeng nalakap kinapos kipundo. Bago ko? Ay, man dapat kakapusun kipundo. Ang kipuan ng Hinda, tumabaho Sinda. Iyan. Tapos, pagkatapos ng Hinda, mag-bill na sinda sa DPWH. Yes, okay. De, kung natanang proseso kaan, pag sa'yo muna award ang project, itatrabaho muna sa kakamasingil sa gobyerno? Tama, no? Ang pagkaaram ko kayaan, entitled man sinda ng mobilization. Aya, correct. May mobilization at 15%. May iba man ang mga kontraktor mina claim na ning collection. Mina filing collection, pag-abot na sa 50%. Iyan. Okay. The progress billing dabi yan. Progressive billing, ano, billing. Pero talagang gari malabo na maubusan gipundo ta naka-appropriate na yan sa gaa, di ba? Oo, nasa gaa tabi yan. Okay. Di ang good news mo niyang kung ta kung day mo na bisita ito, good day naman day kay masakat duman sa taas para ayuso ng trabaho mo niyan aldaw. Talaga. Hindi talaga nagtatagalibot-libot. Yan, iyan ang pigasabi ta. Na pag elected official ka talaga, mas dakulang bintay pag nakikiuron ka sa banwa, wala nagluwas ka sa imong nasasakupan na lugar. Di ba? Ayun tabi, kamus pa ng mga barangay officials, magiging power ta. Oo. Sabi may tugon ko sa inda na kung di sila matakot, may nahiling sindang mga patrabaho, mga proyekto dyan sa sindang mga barangay. Para magkaigo sindang formal na kasimbagan. Yan, correct. Dapat iguaning formal na reklamo. Yes. So in other words, sumurat tabi sinda. Opo. Suratan ninda. So implementing agency. Ano mga implementing agency? Pwede ang DPWH regional office. DPWH district. Opo. Pwede man ang probinsya. Oo. No, suratan ninda sa gobernador. Yes. So mayor, kung munisipyo. Kung halimbawa National Irrigation Administration. Kung farm to market road, pwede nga ang Department of Agriculture. Yan, correct. Dapat arog ka yan. Oo. Bukong so, nyaong pa dyan sa barangay, may reklamo ka. Sige, ang tabil mo sana. Yan, gumud-gumud mo sana dyan. Dahil mangyari ka. Mangyari ka yan. Sabi ko nga, formal na reklamo. Oo. Ikabi pornist ako sa Indong Congressman. Oo. Pag nagsimbag iyan, obligado sindang copy pornist man ako. Yes. At ilingat itong kaswapan ng Discovery Matis, ngunyan, ikaw na kinagtatrabaho pag naaraman. Kaya gabi, dapat may mga, may kika gangki mga documentation, mga retrato. Iyo po. Kaya puwanto ng
magbantay kita ta. Yeah, yeah. Sayang kang kwarta kang gobyerno. Yes, opo. Di, ngunyan, kung okay na po ang blood pressure mo ngunyan, ano? Or, bago sa, kasapon, pagluwas ko rin sa DCGB, paglako ko niyan sa lewas, orog maon sa mga paradangog, iba pala niyan mabuot niya pagdadadagit. Pero nga iling nga nga, matarabaho nga ito, tayo na ni Kong Didi, eh, yung manangat sa resulta ko niyan aga. Okay. Kong, salamaton na maray po ha. Salamaton tabi. Ingat kami. Thank you, BP. Thank you. Alright, thank you so much. Yeah, bye-bye. Mga tugang Congressman Didi Cabredo sa bagay na yan. Duya, limon ha. Bago na siyang, dahil na siyang ganyan iuragan, okay na siyang ganyan. Alright, nadali lang. Excuse me. madali lang ha. Jimmy? Yes? Okay ka na? May ikon pa, ice pa sa ibang saro. Ay, ikaw palat ko na tapik apunan ko si Engineer Relativo. Sige. May lang ha. O na yun, ito, ilong ko ni. Yan na, nag-ring na. Engineer Cornelio Relativo. Nag-ring. Ang sayang cellphone, ha? Tatapuson ta ini, tabi. Pero gusto ko talaga yung susugun. Although, magayon. So, naging, aram mo si Kong Didi. Ganoon, nagtatanong kay utang na buot. Ang hanap niya man, solusyon sa problema. Di ba? Ang hanap niya man, solusyon sa problema. Araw kan, tabi, ang obeto kang programang ini. Ang katuyuhan ta, magkahanap din solusyon sa sarong problema, saabot kan sa tong makakaya. Ha? May mga pagkakataon man na daita kaya, mga tugang na solusyonan ng sarong problema, pero tabi, ang importante daa, matrabaho na ito. Dahil na ngayon akong pakilabot ko ng giniribo nila dyan, basta ngayon, ma-solusyonan, as in matrabaho itong COVID court, na dahil po natapos. Yan ang pakiuron, mga tugang kang congressman. Ha? Hello, engineer! Good morning, sir. Si Henry Maseda po ito sa DCGB. Ayan po. Ay, sorry. Okay, araw ka ini. Pwede ka po ma-interview regarding duman sa ano ito? So, tumagang unfinished na covered court sa UAS. Tabi, nagkaroon na kamo ni Kong Didi, tabi. Apa? Ah, sige. After ano po? After 15 minutes? At ay... anyway, tabi, kung dito ka po mapudan engineer, balikan ta ka po sa aga, giraray hata. 9 o'clock kaya matapos ang programa ko, tabi. Iya po, sa aga po, apudan ta kay giraray. Iya po. Okay, salamat po engineer. Salamat. Alright, thank you so much. Okay. Alright, engineer Cornelio Relativo, nakaurun ta nangunya na aga. Uto kaya nagbabiyahi siya, mga after the 20 minutes maabot siya sa opisina. Anyway, takun dito makaurun taon, balikan ta po sa aga. Alright, sige daw, balik nyo na si Jimmy. Adena, ikonta okay na ito kay Jimmy muna. Hanggang na muna kita dyan. Tabi, balikan tayo ang follow-up report ni Jim. Yan ka, Jim? Yes. O di, iba yan ano? Iba naman yan? Jim? Yung pinabulit kayo na eh. Ganagdagan mo naman ang problema ko ngayon aga. O di, i-reserve mo muna yan. Tatapusan ko si Joshua. Nagduman sa contractor ini. Pinabalikan ko. Yo. Okay. Okay? O, sige. Sige. Si Jimmy, may sarap pang pigyat-chat sa kuyang isyo. Salbatan, ano na yan? Joshua Bino, oha. Yes, VP. Oha, good morning. Ang lalaking puno ng inspirasyon. Go ahead. Bininda. Anyway, sa dagdag. Daking tulos, daking. Sige, go. Kumusta ang follow-up na? Yes, BP, nagbalik kita sa JKR Construction sa Barangay Rawis. Alaga na kita kinaabutan ta nagluwas ng mga persona espasiring sa sarong Balyong probinsya. Uh-huh. Sabi BP Henry, anyway, good mood naman si Kong Didi Cabredo. Uh-huh. Kaya obligadong good mood naman ang DCGB News. Nata? Maski na kinakaulay naman ngayon aga. Ano sabi? Ako, kita baga kaya? Gusto ko na nakuko ang lado kan ano yan kang imbulto sa istorya nangani na maging fair ang satuyang presentasyon sa ere. Anong sabi dyan may nakaurong tao? May pigduman BP sa Balyong probinsya. Uh-huh. May pigasi kaso siguro pero anyway kasud make so uron mi kan mga in charge dyan sa naunang bito ng patrabaho sa UAS.
Nasakto lang kay BP na holiday ba kasod ma, warang opisina. Iyo. Kaya sabi ninda, i-check mag-iraray ngaya. Oo. Kung kumusta talaga ang sitwasyon duman sa pinagpapatrabaho. Posibleng na-check na ninda BP, nakipag-code na naman sa DPWH. Oo. Tangalangan ang taramo ni Kong Didi Cabredo, may nagtuunang magtrabaho. Iyo, iyo, kung iyo. Kung yun kaya, nasakto ta naman na may tiglakaw sa mga personal scan na unang bitarang construction company. Kaya nakaulong na ka sa bago via phone call. Oho, yan. Very good. Sige, ano na? Iyon na nga na yan. Pasisa na ngayon, sir. To nagpa bipigduman ngayon kaming madali. Hmm. Kung muya mo ngayon, mag-uron gira kita taod-taod na mga alaunan hapon. Pero sa estimate ko, BP, posibleng nakapag-urulay-ulay na ini. O tanakauron na ni Congressman si DE, relativo. DE man, posibleng ma-coordinate naman ito sa contractor. Iyo, pero... Gusto ko talaga nga po itong senda. Nata na ito ninda natapos. O, nata na. Sorry sa term. Pero yun, yun ang conclusion ko. Taday naman kitawo naman. Mauto na. Gusto kong maapot senda. Kung nata na nila ito, tinapos. O natapos. Dahil ko aram ko na tinapos o natapos o whatever kung ano yan. Ano sabi? Tawad-tawad, Bipe. Balikan ka naman. Alaw na. Balikan mong alaw na tangani na hindi kita ang habo din na magtaramo isubiit. Pero kung habang may commitment, di masabutan ta. Ang apotan mo na lang, i-record mo na lang na ano nangyari naman sa proyekto tanata na ito natapos. Pag-ulit na ninda. O, yung masanang hapot, tabi, Joshua? Yes. Nata na ito natapos. Blah blah blah. Alam mo nga, arog ka na ganyan. Bako tabi igoy ang completion date o may timeline yan para na matapos. Blah blah blah. Ano, okay. Kamu po ang original nagpatrabaho ka ito? Ta, nakabugtak baga naman sa pangarang kang kontraktor? Ayun nga. Nata, pinagpakwampulin doon ito? Okay. Naguro naman, okay. Noon rin po nandito tataposon. Ang mga arag ba sa nakaan? Nagkatanggog si Jasmine? Si Medulyar, ano nandang ni Medulyar? Oo. Ang araw kan, Medulyar, ang kwan, ang hapot. O di, wakit ang nakuang kasimbagan ko niyan. Ito palaan ako, Medulyar. Yan hapon naman, balon mo, yan hapon. Totoo, yeah. Di kita maso ko. Hindi na totoo. Maski si Kong Didi okay na siya, ang gusto ni Kong Didi, matapos ito. Regardless kung matapos yan, whatever, kung ano, kontan lado ninda, di ba? Yes. At kung habo din na magsimbag, di naman na kita mapundo. Ha. Pero sa habo din na pagsimbag, rumdo mo nindo na dayan, matatapos na isyong yan. Maputok, anta maputok yan. Uh-huh. Saga makakaurong ko man si DE relativo. Di ko garing nakakaurong yan, ta, inapunan kong quarter to 9, maabot na sa opisina, mga after 20 minutes sa nagbabiyahe. O di saga ko siya apunan. Baga, okay, arog kita kaan. Tangani na ano yan, klarado ang gabos. Magbahal lang tayo. Dahil ang balita ay hindi natutulog. Correct. Ang tagapagbalita lang. excuse. Ang tagapagbalita lang bang natutulog. Hello, itabi. Kasi bibi. Po, may mga tao kami, tinaantok din po. Sige, go. So anyway, BP, yan. So resulta ka na pagpa-share to naman. Balikan to naman taot-taot pag-uli ninda. With Baloloy, Jeresco, and Boy Joshua, this is G. Nakaukod pala si Baloloy kasi Jeresco ngunyang kan sa tong style mag-interview. Ano eh? Iyo, pwede na. Oo, pwede ba? Yan si Manay Arlene Laguna, ano yung tahob-tahob. Okay, masyadong babae. Puno din mo na Erlin. Ano, kaya-resipan muna naman na. O, sige. Pwede rin iwalat kung sain. Si Sai. Anong doa? Iyo, actually, pigisipan ko na yan. Pigisipan ko na. Iyo, okay. Yes, DP, Joshua, bye-bye. Thank you so much, Joshua Bino, sa report. Hali po dyan sa luwag. 10 minutes bago po mag-abot ang alas 4 ng alas 9 ng hapon. Kami po, kami nagbibisita dyan sa ano nga ng ZKR, ba yun? Construction. Kaya po kami nagdidiyan para madagog ang lado po nindo. Ano? Pero kung arog kaya, di subit. Basta open ang samoyang linya para po sa inyong paliwanag tungkol dyan sa proyektong iyan na klarado po na nabayaan na nawara sa nagtatrabaho tamala nga ni mauto na sa lugar. Hello?
Hello, Miguel. Good yes, morning. Yes, morning. Okay, blood. Deman ako. Deman ako yung oras. Walang kita mano sa kuan, Miguel, sa publiko. Na? Sa mga nagkaaramala baga sa trapiko. Taka sa bago, nagkundukta kita kang ining perming piya kundukta kang PNP, TMG, LTO. Kasabay na kita. So one time, big time. Ay, yung may text manangan ka sa bago sa kuwan, kulang napansin na, okay. Sige, pare. Sige na yan, Migo. Kung hindi tama pwedeng itaramang schedule sa siyempre, may ano man yan, may security considerations. Iyo. Dakol sa mga naabala siguro. Iyo. Pasensya na tabi ka mo, ta ang obyeto tapo ka yan, dakolon kaya po ang daing lisensya, daing rehistro, pig sasara tapo ining mga auto, buda, mga drivers na yaon sa kalye, paraning mabawasan tabi ang mga road crash, buda ining mga kung ano pang aksidente na yaon sa kalye tabi. May na-discovery ka mo pa rin na may daing lisensya, buda daing rehistro ang auto nagdadalagan sa tinampungo niyan, sa sendong ginibong aktividad? Kadakol tabi, Migo, kaya iwa kaming kasabay duman ng LTO, at TOP ang pigisukaan. Ay, ko po, grabe ka na para na sana, sus ko, nakabakal ka nga ng auto, di ba maristro? Iyo nga ni, kaya nahaman man duman tabi sa initial na operation na ito, na magkukundok pag mag-organize kiwari kami siguro ng ano, caravan para dyan sa education, tapos pag issue kang license, tanganing mabawasan po ining mga ano, iyo, mga daing lisensya tabi sa kalye. Buda, kung dahil kang lisensya, dahil ka pwede magmaneho. Kung ka pwede magmaneho, ang auto mo, igarahe mo, makakabawas lamang sa trapiko. Di ba? Iyo. O kung bako sa auto mo derestrado, pwede mo sanang gamito niyan, kumapasiring ka sa LTO para magparehistro. Yan lang, opo. Nag-iinit naman ang payo ko, ah. Sabi ko nga ni-relax. Pero seryoso pare, seryoso tabi, Manong Rick. Kung gusto nindo kay mga information campaign, ining programa kay offer ko tabi sa doon na makatawang kita. Ay, salamat tabi, Migo. I-organize mo po ining masyado kasabay sa mga agencies, tanganing matabangan taman itong mga ding lisensya. Education and then diretso na lisensya siguro, pakilayan ta sa LTO na magkaigo kitang caravan ka yan tabi. Oh, yan, tama yan. Kung nata daw baka, kung nata, tataw ka na magmaneo, dahil ka ba nakakapasa sa exam, yan ang dakulang hapot. Baka may paagi na matabangan, di ba? Tuloy-tuloy ini. Tuloy-tuloy po ini na mga dyan sa mga tinampo, may paminsan minapara, di ba? May minacheck para lisensya, whatever, para gabos, in order, ang gabuan proseso ta. Okay. Sige, tabi. Sige, kung mapa-interview ka mo, text mo ako ta. I-interview, magamiton ta ang programa para sa gabos, okay? Okay, tabi. Salamat. Alright. Manong Rick Mendoza, mga tugang ang provincial sa traffic safe sa traffic head kan gobyerno provincial kanal bay. Sabi ni Joker, ano natabi sa Woolway Canal? Woolway Canal. You but Baysa na migo, ta dego pa napaapod sa imo si Kwan, si Joshua. Hay na daw tabi ay pigahanap si Anding Marbella ta suraot na high ace color blue digdi sa may rotonda. Day naman pigahali flat na lamang ang gulong. Buda day man nagandar. Kami palugod na taksikel wara nakiparada ta okupado na kanduwang raot na car. Hiniling na bagay ni paguna ko wara na dyan ta iyan daan tag sa diridakaan para repair ke sapatos. Para irahay da, Joshua? Mobil? Joshua? Saan ka mo parte? Sa mga bariyada. Bariyada? Sige, ade bale. Agihitaw nindo ining pigitan ko niya. Niyan po man ang dyan. Bata day ko. Pero kasabagong aga pag-agi ko sa sentro, day ko na riparo eh. Bakong tagsariri ka niso para gibudaki sapatos? Sir. Repair? Para oh. Repair? Kaya sapatos, yun na naman dahil sa sentro. Ilang ganda kung naka-conflat naman ang gandang gulong. Again naman ni Kuya Boy. Oh, pero nasa daw yan ta, dahil nahali dyan. Diba dapat, bako ang parking area? Kan mga auto na overnight? Po.
bata magatulan kuan ko nag-atake naman so allergic rhinitis ko. Padali nang maging Henry Marbella. Ano no? Padali nang maging Henry Marbella. Nagiinit naman ang payo ko. Ako talaga pa minsan ni urak. Kayo ta. Jimmy, nasalita, may report. Come in, Jim. Yes, BP. Contractor na naman inihanapo ni Joshua. Sige daw, go. May pangapodan sa DPWH as in sa Sunwest Construction Company. Iyuan aligado, may kontrata patrabaho sa mga pagbubukas nin mga mahiwas na mga tinampo sa mga bulod, upland barangays sa 3rd District. Okay. Sa hindi sa upland Ginubatan, may mga proyektos na binuroksan na tinampo tabi, BP. Ngunya, natural, nagbukas na yung tinampo duman sa puro, may parting barangay Unggo. Unggo? Baliti area, Palanas area. Ginubatan. Natural, iguanin mga trucks na nagaharakot kay mga aggregates pasiring sa puro. Correct. So, pigagihan digdi sa baba. Arugan barangay Puod. Barangay Unggo, Baliti. Barangay, mga barangayan, Tulo, Bibi. Day na muya. Nagka-route nga sa so, tinampo? May digira yun nito. Inirahay. Ang question ngo niyan, BP, totally sinarado sa tinampo. Ngunyan? Nag-apod ngo niyan sa ko, si ex-Kapitan Joel Conbucar. Nagpapatabang sa DCGB. May coordinar ini sa DPWH. Dari region ini, tara kulang budget ini. Tara kulang proyekto. Kunean na pagkay si konektado ini tabi BP. Pasiring diyan sa Alubo International Airport diretso ini sa Pantaw kung saan direksyon ka ning mga mahiwasa na tinampo. Yun, nya paano pag-agi sa mga tawo kung sinarado ang tinampo saan maragi sa mga tawo wara agihan dahil nagipo nya paano na makalawag sa mga tawo diyan kung may mga motor magaragi malakaw sinda mga estudyante kaya magkakarelate sa pag-eskwela. Dati may auto ining nagbabiyahe. Igo ah. Sinara sa tinampo. Di salba dahil lamang, nag-abiso digdi sa baba ng mga ang pag-repair baga kang tinampo, left and right baga, primero left mo na. O tapos kang left, right naman. Dahil, totally. Pero ang bulan na daan. Dahil ako ta si ex-Kapitan Joel Conbucar tabi, Bibi. Kali po, ang tinampo mina connector sa Unggo. Unggo Ginubatan pasiring sa inyong tabi, Jim. Trinabaho duman sa Unggo, Baliti, pala Kabaluaon, iyan ang mga tinampong pinagtrabaho. Unggo, Baliti, Palanas. Kabaluaon, Palanas. Palanas, Ginubatan ini. Iyo, ganas Ginubatan 'yan. Pasayin ini.
Diretso na yan dyan sa Kuan, pasiring na yan dyan somewhere sa airport garo. District regional office ni? Most probably regional. Tadarakulaon ining pondo, ang badyayan tinampo. O, tinagapun na ko ta sa kuya, si DE relativo o garing, kundi, kung basta for more than 50 million baga, nagpa-implementar ka ang region, di ba? Ang pagkaisi ko kayo ni region, ni BP. O, oh, sige. Tao, pinagapun na ko si Ate Lucy. Si D. Relativo, nagapun na ko ta for handa na kinisaga niya ko di isaga na lang po. Balikan taka. Ano yan? Ini, nagtrabaho naman, amana. Iya po. Kasi naragihan ka ni na mga municipal o kaya barangay road, ining puod, balite, i-portion kan onggo. Namoy amoy, ito rin nabaho man. Oo. Question, sinara? Iyo nga ni, di man dapat iyan. Paano mag-agis mga iyan? Kung nag-ereskwila. Kung maral akaw, dahil man makaabot ngayon sa oras na pag-eskwila ka sa matrabaho. Totally close. Da, sabi ni Kapitan Joel Convocar. Kaya iyo ang gustong maipaabot. So, tabaka na iisikan ga Sunwest Construction. So mga tauhan hindi sinara. Oo. Oh, ipaabot na kay Kwan, kay ano yan? Kaya Ate Lucy, gawin si Ate Lucy, ringin lang ang cellphone eh. Sige, tayo paabotan, Jim. Ako nang bala hindi. Ako nang bala hindi. Sabi, Pipita, kahilak man natulong barangay na pitado. Iyo. Pirang barangay. Dakul na barangay bagayan, buda mga aki. Sabi ni Kapitan, ex-Kapitan Joel Convocar, kung nag-advise lamang ngayon sinda, at least nagkapapo, na, may autong mahalat tuman sa puro, may auto man na matransbordo, mahalat tuman sa puro man na. Iyo. Kaya man nag-abiso, nakulong sa mga auto dyan sa tahaw kan tinambuakan mga barangay na yan. Dahil na makaluwas. Okay. Iminasalita di si GB News. Salbatana. Sala, suna, pindot ko. Open connecta na ang kay Ate Lucy Castaneda. Maapod sa kuya ito, Toto. Nag-apod man pa. Ay, may missed call pa lang si Kapitan Mila, si Kagawad, Councilor Mila Bal. Nag-apod man sa kong si DE Relativo. Tama, paliwanag naman tungkol duman sa covered court na ito. And then, diyan pang report ni Jimmy, punta kay Ate Lucy Castaneda. Basta ng tabi, sir, former Kapitan Convocar, tama? Former ex-Kapitan Joel Convocar, ta i-connectar tapuan sa region. Sa kusaling kumanangan, baka region niyan, ta baka basta more than 5 million sa region niyan, ano? Datap, o kumbako, sige, i-connectar tamang ka mo sa Sunwest, pakiurunan ta sa Sunwest na kung pwede. Dahil tabi yan makuan ano, dahil tabi maasikaso. At least maagihan lamang ki one way sana. Ano yung makasang mga estudyante, makasakay pagpasiling sa eskwilahan. Salbatan ang pangyari sa maabaka. Salamat po, kansa inyong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Depong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry...